sikat si Señor Crisóstomo Ibarra ang utak ng himagsikang magaganap mamaya. Amigo, tunay nga ba tayong magkaibigan, Señor? Claro que somos buenos amigos. Hayaan ninyo pa iimbestigan ko agad ang naganap. Amigo. Maraming salamat po, Señor. Mga anak ko! Crispin! Matisisa! Matisisa! Amigo. Amigo traidor. Anong balita? Nakausap ko na si Ginoong Ibarra. Nagbigay na ng hudyat ang ating pinuno. Mamaya natin lulusubin ng kwartel. Kaya tayo na at pag-usapan ito. Nakatulog na siya. Mabuti kong ganun. Bukas sa bukas ay uutusan ko ang aking empleyado. Ipapasadya ako ng tagaroon sa may ospisyo nang sa ganun ay masundo nila muli si Aling Sisa. Teka, paano yung katawan ni Crispin? Hindi ba pwedeng magpaalaman lang si Ate Sisa at makita siyang ilibing? Kakausapin ko ang sepulterero na samahan si Aling Sisa sa pagpapalamig kay Crispin bago siya ihatid ulit sa hospisyo. Ang cold mo. Ali? Ali, ikaw ba yan? Long time no see, ah. Kasama mo pa ang pamilya mo. Ano meron? Naaalala ko noon, nagpapakita ka sa akin pag malungkot ako. O pag... Hmm.
Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayor at ng pura. Hindi po siya umuwi. May miss mo muna yun. Ano? Elias! Paano ka nakapasok dito? Senyor, kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang ay darating ang mga Guadjasville upang dakpin ka. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Anong kalokohan nito? Itatayin niyo naman ang kamay bilang pagsuko! Baba, Albas! Fuego! Sir Ibarra? Nagsimula na ang kanilang paglusob sa kwartel! Senyor, ano mang sandali, darating na mga Guadjasville. Ngunit wala akong kinalaman sa himagsikan na yan. Patid ko, gawa-gawa lamang nila ito upang makulong ka at mawasak ka. Kitonteriya es esto! Sir? Yes? Ano nangyayari? May narinig akong putok ng baril ba yun? Binibining Clay, wala nang panahon upang magpaliwanag. Simulan na natin sunugin ang mga dokumento at papeles na maaaring gamitin laban sa Ginoo. Lalo na mahalagang bagay. Ngayon na, itago na natin! Dito, binibinigay.